Ayan, so this is our problem number one for elastic flexural stress under pre-stressed concrete design. So a bridge is designed using the pre-stressed beam as shown. The pre-stressed force is 800 kN at an eccentricity of 200 mm from the centroid of this section. Weight of the beam is 2.64 kN per meter. Superimposed dead load is 6 kN per meter and live load of 6 kN per meter. The beam is simply supported on bearings at 12 meters. Consider 20% loss of pre-stress at service load and determine the following. Ayan. So, ang haba ng ating problem, di ba? So, isa-isahin natin. So, meron tayong ano, pre-stress force na 800 kN. Ayan. So, wala namang sinabi. Yes, meron sinabi pa dito. Ano no? Loss, no? So, ibig sabihin, itong 800 kN na to ay yung tinatawag natin na initial pre-stressing force. Kaya PI. So, 800 kN. Then, meron tayong loss na 20%. So, ibig sabihin, kailangan natin isolve yung effective pre-stressing force. So, 800 multiplied by 1 minus 0.2. So, 80% na lang, hindi ba? So, 640. So, 640 kN na lamang yung effective force. Then, meron tayong eccentricity na 200. So, ngayon, sir, wala po kasi sinabi kung above, okay, or below the centroid of the section. So, saan po namin lalagay? So, di ba sinabi natin sa introduction na nilalagay natin yung tendon kung saan meron tayong tensile stress due to loadings. And syempre dito, since yung ating ano, yung ating beam is a simply supported beam, and syempre yung ating mga loadings ay downward, kaya yung ating ano, bending ay positive bending. So ibig sabihin, nasa baba yung tensile, di ba? Yung ating tensile stress. So ibig sabihin, yung tendon natin ay ilolocate natin sa baba. Yan. So, ito yung ating tendon. Kaya yung eccentricity niya, andito. Yan. So, ilan yung eccentricity niya? 200 millimeters. Ah, yes. Ito pala yung ating ano, centroids or neutral axis. Yan. Okay. So, meron natin 200 dito. Ah, okay. Meron tayong weight of beam. Okay. So, yung weight of beam natin, oops. So, yung weight of beam is 2.64 kilonewton per meter. Yan. Then, meron tayong mga superimposed dead load. The distributed and distributed dead load and live load. Okay? So, WDL plus WLL. So, ano yan? 6, 6. So, 12. Total na 12 kilonewton per meter. Yan. So, lahat ba nakuha natin? Yes, ito pa. Given na natin yung ano, yung moment of inertia ng ating section. Ang moment of inertia natin ay 3955.729 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth, and binigay na rin natin yung area, which is equivalent to 110 times 10 raised to 3 millimeters squared. Okay. Which is kadalasan naman syempre sa ating ano, pre-stress concrete design sa board exam, binibigay na tong I and area. Okay, hindi na natin kailangan pang-isolve. Okay, pero nung ako, nung nagtuturo ako nung 2019, hindi ko pa siya binibigay, okay? Pinapasolve ko pa to sa mga estudyante, which is natagalan sila. Bakit? Kasi hindi pa ganun, ano, hindi pa sila ganun kagamay, okay? Or hindi pa nila praktisado na mag-solve ng moment of inertia. Kaya nakataka ako, okay? Hindi pa nila alam, okay, masyado. Okay? Hirap na hirap sila. Ayan, kaya ako dito, binigay ko na lang. Okay, so kung gusto ninyong matutunan kung paano, ano, paano kumuha ng moment of inertia, okay, with respect to x and y axis or with respect to centroidal axis, meron po tayong problem or yes, sample problems and discussion sa statics of rigid bodies dito sa CEBAC. So, balikan nyo na lang yung ano, discussion doon para makita ninyo kung paano or malaman ninyo at matutunan ninyo kung paano mag-solve ng moment of inertia. Okay? So, sir, bakit po binibigay lamang ito sa board exam? Kasi sa board exam, limited lamang yung oras. At ang pag-solve ng moment of inertia ay mag-take ng ano ng mga ilang minuto sa pag-solve. Matagalan yung estudyante sa pag-solve ng moment of inertia doon sa ating section noong pre-stress concrete. Kaya mahirapan sila, kaya matagalan sila. Kaya ang ginagawa sa board exam, binibigay na lamang 'to.
Okay, kasi 'di ba, diniskus natin sa introduction, may iba't ibang section yung ating ano, prestressed concrete beam. And makita nyo naman, 'di ba, yung double T, 'di ba? Matagalan sila kapag sunod pa 'yon, tapos mag-moment of inertia pa. Okay, yung area medyo matagal na. Then, mag-solve ka pa ng moment of inertia, mas matagal. Okay, gini-given na lamang 'yan. Okay? So ngayon, i-solve na natin 'to. So letter A, solve for the initial stress at bottom and top fiber at the mid span of the beam. Okay. Ayan. So, initial stress lang. So, under lang pala sa initial stress muna. So, yung sabihin ko, initial stress, ang i-consider lang natin dyan ay yung own weight. Okay. So, yung sabihin, hindi naman natin ito i-consider yung 12 kilonewton per meter. So, balikan natin yung equation natin. So, F is equivalent to negative P over A plus minus P multiplied by E multiplied by C over I plus minus M multiplied by C over I. Ayan. Okay, so check natin. Meron na tayong P. Ayan, PI natin. Meron tayong area. Meron tayong moment of inertia. Okay, meron tayong eccentricity. Meron tayong C. Ito. Okay, mapa top or bottom fiber. Okay, ang wala tayo, M. Ayan, so, solve natin. And, ang pinapahanap na stress ito is sa midspan. Okay, and alam naman natin, yung moment natin sa midspan, okay, so MO, is equivalent to W L squared over 8. Diba? Yun yung maximum. Okay, maximum moment natin sa simply supported beam, which is, itong W L squared over 8 is located at the midspan. Okay? So, W natin is, ilan? 2.64 multiplied by L. So, 12 squared over 8. Yan. So, 2.64 multiplied by 12 squared over, yes, 12 squared over 8. So, 47.52. So, this is kilo newton meter. Ayan. So, isa-isa natin at bottom and top. So, at bottom fiber. Okay, so F bottom is equivalent to negative PI over A. Okay, so bottom, ito. Okay, so andito yung tendon natin. So, ibig sabihin, compression yan, di ba? So, PI multiplied by E multiplied by CB over I. Then, okay, so sa bending natin due to loadings, positive bending tayo, so tensile yan. So, plus MO multiplied by CB over I. O, diba? Madali na lang siya. Okay? So, medyo ano pala to, no? Malayo. Ayan. So, F bottom is equivalent to negative PI, which is 800, then times 10 raised to 3 para maging Newton. Okay? Over area 110 times 10 raised to 3, and this is millimeter squared. So, Newton per millimeter squared is megapascal. So, lagyan natin dito. Newton per millimeter squared is equivalent to megapascal. Yan. Then, minus 800 times 10 raised to 3 multiplied by E, which is 200. Wait lang. This is Newton, no? Yeah, multiplied by 200 millimeters multiplied by CB 312. So bitin na bitin yung space natin. Okay. Ayan. So 312.5 millimeters. Okay? Over I. Ang I natin ay 3955 0.729 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th. Yan. So, okay, pag kinancel natin to, okay, dalawang millimeters, no? So, ito nyan ay millimeter squared. Kaya, newton per millimeter squared, megapascal pa rin. Okay, consistent tayo sa unit. The next, okay, yung ating bending stress, MO. Ang MO natin ay 47.52. So, since na kilonewton to, i-convert natin into newton, di ba? So, i-multiply natin ng 1,000 yan. Okay? So, ito nyan is kilonewton per
sorry, magiging ano na pala to, Newton. So Newton na siya. Okay? Then i-multiply pa natin ng ano, ito, millimeters to millimeters, mumultiply pa natin ng another 1000 para maging millimeters. So ngayon, ang unit natin ngayon ay Newton millimeters. Then over, okay, yes, multiplied pa pala. Multiplied by CB. Ang CB natin ay 312.5. Ito. Then this is also millimeters. Ayan. And then over I, 3955.729 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. So cancel out din to. Kaya magiging millimeter squared. Kaya Newton per millimeter squared, also mega Pascal. Kaya, yung ating F bottom is mega Pascal. So, check natin. So, 800 times 10 raised to 3. So, kahit tanggalin natin itong times 10 raised to 3 dito, di ba? Magka-cancel out naman yan. So, ano na yan? Kahit din natin i-type dito. So, over 110. Then ito, minus 800 times 10 raised to 3 multiplied by 200 multiplied by 312.5 over 3955. So, ang gawin natin dito, gawin natin itong alpha A. Ayan. Kasi dalawa yung ano eh. Dalawa yung ating moment of inertia. Kaya at least isang beses na lang natin itatype. Then plus 47.52 times 100. Ito naman is squared kasi dalawa yung 1,000 natin. Sorry, hindi pala 100. 1,000, sorry. Ayan. Over 3955.729 times 10 raised to 6. Ah, sorry. Alpha A na nga lang pala ito, no? Ayan. Then, calc. Ano daw yung letter A? Ang letter A natin is 3955.729 times 10 raised to 6. Ayan. So, 19.91. So, negative. So, negative 19. Okay, 19.90 mega Pascal. So since negative, ibig sabihin yung ating bottom fiber ay compression. Ayan. Okay. Next, at top. At top fiber. So ang technique dito, ang gagawin lang naman natin dito sa top fiber is pagbabalik ta rin yung sign, di ba? Babalik tayo natin yung sign dito. Magiging positive to. Ito naman, negative. So, ito yan is positive, negative. Bakit? Kasi yung ating tendon ay nasa baba. So, ibig sabihin compressive stress dito. Then, iikot yun papunta rito. So, ito yan, yung top fiber, magiging tensile stress. So, based on our discussion sa introduction. Then, ito naman, negative siya dahil ang ating top fiber ay under sa compression, kaya negative. Okay, so tama lang siya. So, anong gagawin natin? Balikan nyo lang yung history dito, then palitan nyo lang yung sign. Para mas mabilis. So, positive na nyan to. Then ito, gawin nyo lamang negative. O, diba? Ganun na lang siya kabilis. So, 5.36. So, yung ating F-top is equivalent to positive 5.36. Okay, mega Pascal. So, ano nangyari dito? Since positive to, ibig sabihin, tensile stress. Okay. Okay? So, yan. Ito yung ating letter A. This is the initial stress at bottom and top fiber at midspan of the beam. So, letter B, solve for the final stress at bottom and top fiber at midspan of the beam. So, tingnan natin to. Okay. Letter B na tayo. So, letter B. Okay, so final, ano? So, final stage. So, sa final stage, meron na yung, ano, mga superimposed loads. Yan. Okay? So, mangyari niyan, okay, so kung babalikan natin tong ano, equation natin na to. Ayan.
tayo sa bottom. Fiber. Okay, yung ating F bottom. Scribble to negative P effective. Okay, over area. Then, same pa rin. Andito pa rin yung ating ano. Borayin natin to. I-copy natin. Ito. Yan siya. So, same pa rin. Andito pa rin naman yung ating tendon. Okay, so, yung ating bottom fiber under bending stress due to pre-stressing force is negative pa rin. So, compression. So, P effective multiplied by E multiplied by C bottom over I. Then, yung ating moment, positive bending, di ba? Ah, sorry. Ah, yes, positive bending. So, ibig sabihin tensile sa ating bottom. So, this is MT multiplied by C bottom over I. So, anong mangyayari? Dun sa letter A natin, pares na pares lang ang solution natin. Okay, ang mangyayari lang, mapapalitan natin yung PI natin into P effective. And yung ating MO into MT. Yan. So, papalitan natin yung MT natin. Ay, yung MO natin into MT. So, WS squared over 8 pa rin. Pero, yung ating WT, yung ating W is WT na. Okay? L squared over 8. Bakit? So, total load na yung gagamitin natin. So, ilan ang total load natin? So, 12, no? So, 66 plus 2.64. So, 14.64. So, 14.64 multiplied by 12 squared over 8. Yan. 14.64 12 squared over 8. So, 263.52. Okay. So, kilo Newton meter. Yan. Then, pares na pares pa rin. Ito pa rin yung solution natin. Okay? Siyang siya. Ang mangyayari lang, papalitan lang natin yung P. Yung ating P ngayon is P effective na. And ilan ba yung P effective natin? So, copy natin to. Ayan. So, ang P effective natin is 640. Papalitan natin to. So, 640. Yan. Then, yung ating moment. Yan, nagbago na rin siya. Yung moment natin ngayon is 263.52. And ito, yung 1,000 squared, palitan nyo na rin. Okay, para mas ano, mas madalian kayo kasi ang 1000 squared is equivalent to ano eh. Ayan, times 10 raised to 6. Para mas mabilis i-type. Ayan. So ito niyan ay times 10 raised to 6. Okay? Ayan na lang siya. Then, makukuha nyo na kagad yung F bottom. Paano? Puntahan nyo yung history. Okay? Nasaan yun? Sa F bottom, no? So, negative, negative. Yan, negative, negative. So, dito yan. Yan. Then, papalitan nyo lamang itong 800 into 640. Then, ito, 640. Then, papalitan nyo lamang yung moment. Ang moment natin, imbis na 47.52, gagawin na natin 263.52. Okay, then ito, huwag nyo lang i-type yung 1,000 squared para hindi ubos sa oras. Ang gawin nyo, times 10 raised to 6, di ba? Then yung letter A natin, same lang din naman, di ba? Ayan. So yan, 15.86. So negative 15.86 kilo, this is mega pascal. Ayan. And since negative to, ibig sabihin, compression yung ating bottom fiber. Okay? So, next. At top. Fiber. So, same pa rin. Gantong-ganto pa rin yung ating equation. Okay? Yan. Pero, ang mangyayari, imbis na negative to at positive to, magiging siyang
positive, negative. Bakit ulit? Kasi syempre, nasa top na tayo, yung ating ano, tenderness nasa bottom, kaya pagpunta sa taas ng ating bending, okay, or moment, magiging na itong tensile stress, kaya positive. At yung ating ano, yung ating moment naman due to loadings, okay, or due to total loadings, since positive bending tayo, sige, copy rin natin to. Okay, I mean, copy natin yung nasa kabila, yan. So ngayon naman ito, yung ating bending stress due to loadings is negative dahil yung ating bending ay positive, di ba? So positive bending. So ibig sabihin, yung ating top fiber ay under sa compression. Kaya negative. Okay? So ano ulit gagawin natin doon? Papalitan lang natin yung sign dito. So history ulit, ayan. So ito, imbis na negative, magiging siyang positive. Ito naman, imbis na positive, gagawin natin siyang negative. Ayan. So 4.23. So ano to? Okay, so F top is equivalent to positive 4.23 mega Pascal. And this is under tension. So letter C. Draw the stress diagram at initial stage and final stage. Okay, stress diagram. Okay, so drawing natin. So, let's say, ito yung ating ano section. Okay. Ayan, wait lang. So, at initial stage. Ayan. So, ito yung ating section. Sa elevation to, ha. Okay, so, may ganyan siya dito. Okay, then dito rin meron. Ayan. Then draw natin yung in, ano, yung stress diagram niya sa initial stage. So ito yung kanyang neutral axis. Ayan. So sa neutral axis, dun tayo magkakaroon ng change in ano, stresses. Okay, from compression to tension or vice versa. Okay? So ano ba nakuha natin sa ano, sa initial stage? Sa initial stage, ang ating bottom ay compression. So compression tayo. Okay, so compression natin, kasi ito yung ginamit natin na ano, section eh. So ibig sabihin, lahat ng papunta sa ano, sa left, yun yung compression. Lahat ng papunta sa right, yun yung tension. So ibig sabihin, pag ganito yung ating ano, stress. So negative 19.90 megapascal. Ayan. Then sa ano, sa top, positive 5.36, no? So dito na siya niyan. Okay, kasi ito, ang direction nito, papunta rito. Then, ang direction naman ito ngayon ay papunta sa right. Okay, kasi ito yung 5.36. So, dito sa, ano, sa ating neutral axis, doon magkakaroon tayo ng zero stress. Yan. Okay, yan siya. Okay, so ito yung ating stress diagram. Okay, so, anong ibig sabihin nito? So, sa bottom fiber, under yan ng, ano, compression. Okay, and okay lang kasi, yung ating concrete ay matibay sa compression. Yan. Then dito naman, sa ating ano, sa ating top fiber, under naman siya ng tensile. Okay? So, ang mangyayari niyan, kasi dito, ano eh, positive bending tayo, di ba? Yan. So, positive bending tayo. So, ibig sabihin, ang nag-cause, kasi kung positive bending to, compression tayo rito, di ba? Then ito, tensile, di ba? Ang nangyari, yung tensile stress natin dito due to loadings ay na-eliminate. Okay? And na-convert natin into compression. Okay? Which is good. Okay? So, ang mangyari dyan, magkakaroon tayo ng ano, camber. Yan. Yung diniscuss natin sa introduction. Yan. Yun yung mangyari sa initial stage. Okay, nagkaroon siyang camber dahil doon sa ating pre-stressing force. So, nangyari, naging siyang negative bending. Okay? Ito niyan, compression. Ito niyan, tension. Yun yung nangyari sa initial stage natin. Okay? Yan siya. Okay?
So yan, yan, mas nare-realize nyo ngayon kung ano yung nangyari dun, or anong behavior ang nangyari sa initial stage due to sa or due to stresses na na-solve natin. Yan. And ito naman yung gusto natin mangyari. Bakit? Kasi, syempre, kung sa ano pa lang eh, kung sa initial stage at hindi tayo naglagay ng ano, ng pre-stressing force, ang mangyari, yung ating bending is positive. Ganyan siya. Diba? Due to ano, own weight. Naka-positive bending kagad siya. Tapos, kapag wala pa siyang pre-stressing force, tapos naglagay tayo ng superimposed load, ano mangyari? Ano yan? Magkakaroon ng loadings na naman tayo dito, diba? And, yung loadings na yun is magkakos na naman ng panibagong positive bending. So, ano mangyari sa ating bottom fiber? Mas masasubject tayo sa tensile stress. So, since masasubject tayo sa tensile stress, ang mangyari nun, magkakaroon na tayo ng cracking. Okay? Magkakaroon tayo ng cracking sa bottom fiber. And yun yung ayaw nating mangyari sa concrete. Okay, kaya ito, tama lang na nagkaroon tayo ng camber and yung ating ano, bottom fiber ay na-under sa ano, compression. Okay? So, next. Okay, final stage. Okay, copy na rin natin to. Ayan. Then, okay, so burahin lang natin to. Ayan. Okay, so sa final stage, ano nangyari? Okay, bottom natin negative, positive. So, 15.86. So, ayan. Negative, 15.86 megapascal. Then ito naman, positive 4.23. So positive 4.20, sorry, ilan yan? 4.23 megapascal, ayan. Okay. Okay, ganyan siya. Yan. So, dito nyan, under to sa compression and under naman to sa tension. So, same pa rin. Naka-camber pa rin siya. Okay? So, compression pa rin sa baba. Tension pa rin sa taas. Ibig sabihin, kaya pa niya magbuhat. Okay? Kaya pa niya magbuhat ng ano, loadings. Okay? Kasi, nakaganto pa rin siya. Compression pa rin sa baba. So, mangyari, possible dito na ano eh, na mag-straight to. Okay? Kasi kapag in-apply natin ng loadings yan, ayan, makakompress yung nasa taas. Okay? Tapos, kung makakompress tayo rito sa taas, then dito naman sa baba, ano yan eh, ma-expand. Okay? Or mag-under sa ano, tensile stress. Okay? Magkakaroon tayo ng tensile stresses dito. Ayan. So, mangyari kapag ganyan, since compression tayo dito sa taas, dahil sa mga loadings natin, nadagdagan tayo ng loadings, makakompress yan. Okay? May eliminate natin yung ano dito, tensile. Then ito, kapag in-under naman natin sa tensile ito, yung nasa baba, yan, tensile stresses. Okay? Ang mangyari, may eliminate naman natin yung compression. Kaya mangyari, yung ating beam, magiging ganyan lang. Okay? So, pantay na lang siya. Kasi na-eliminate na natin yung ano, tension dito, di ba? Ayan, so naging pantay siya, nag-zero yung ano natin, stress sa tensile. And ito, na-subject natin sa ano, sa tensile, sorry, yes, na-subject natin sa tensile yung ating compression, ano dito, fiber. Okay, so mga ito, may eliminate rin natin yun. Kaya magiging zero stress dito. Kaya, papantay lang siya. Kaya, once na nagpantay yan, under lang tayo sa zero stresses. Okay, which is yung gusto natin mangyari, di ba? Walang stress na mangyayari sa ating, ano, sa ating beam. Pero, syempre, imposible yun. Okay, napaka-imposible mangyari kasi magkakaroon pa rin tayo ng mga stresses dyan. So, anong indication itong ano, napatunayan natin sa, or indication sa ating final stage? So, ang indication lang nito, kinaya. Okay, kinaya pa rin ng ating, ano, ating beam. Okay, nakahit 12 kilonewton per meter yung ating ano, additional loadings or superimposed loadings is na-camber pa rin yung ating ano, yung ating beam. Tapos yung ating ano, tensile stress at top is ano, is maliit.
Okay, maliit-liit pa siya. Okay, tapos yung ating bottom, which is, kasi ito eh, positive bending. Kasi, mami kasi hindi siya naiintindihan. Okay, explain ko pa ng ano. Explain ko pa ng konti. Okay, kasi ito, pag positive bending yan, di ba nga subjected tayo sa ano, tension dito sa bottom fiber. Ayan, subject tayo sa tension. So ngayon, ang nangyayari, since naka-camber tayo rito, kahit na dagdagan pa natin ng loadings yan na makakos ng positive bending, ayan yung positive bending natin, ang mangyayari, safe pa rin. Okay, merong sasalo. Okay, merong sasalo sa tensile stresses na makakos ng ating mga additional loadings. At ang sasalo nun is itong compression or compressive stress na to. Okay, wala naman tayong problema rito sa ano, tap eh. Bakit? Kasi ano yun eh. Tension to eh. Diba? Tension yan. Then, ang madadagdag ng ano, ng mga loadings natin or ang madadagdag or ma-add na stress ng mga loadings natin ay compression. Diba? And, yun ang gustong-gusto ng ano, ng concrete. Diba? Kasi matibay ang concrete sa compression. Kaya wala tayong problema. Okay? Kahit na magdagdag tayo ng loadings, na ang cost ng ano ng loading sa top is compression. Kasi gustong-gusto 'yun ng concrete. Okay, so 'yun yung ano, 'yun yung nangyari sa ating beam. Okay, sa under sa ating problem number 1. So ano lang, medyo mahaba-haba lang yung discussion natin, okay? Kasi ini-explain pa natin ng ano, mas mahaba. Pero anyway, kung magda-direct solution lang tayo dito, madali lang, 'di ba? Napansin niyo kung paano yung technique sa ano natin, sa pre-stress concrete analysis, di ba? Pinapatalan natin yung sign, okay? Copy-paste lamang yung ating mga ano solution, okay? Then, pinapatalan natin yung mga given into initial to effective, from own weight to total weight. Ayan. Okay, so, yun lang yung pinapatalan natin. Then, ang ginawa natin, nagdagdag lang tayo dito ng ano, ng another requirement sa problem number 1. Yun yung draw the stress diagram at initial and final stage para ma-realize ninyo. Okay, kung paano yung nagiging behavior ng ating beam in terms of pre-stressed concrete design. Okay, so this is our problem number 1 for elastic flexural stress under sa pre-stressed concrete design. So thank you for watching. Bye!